Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas ba ang laban nila sa international pageant? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang labanan tayo ngayon sa international pageant. May dalawang reyna nga tayo na lumalaban ngayon sa international pageant. Ito nga ay si Pearl Hong, kung saan lumalaban siya sa Miss Global International, kung saan ang dating reigning queen dyan ay from the Philippines. Kaya medyo malaki ang hamon dito kay Pearl Hong dahil back to back ang hinahamon niya dito, di ba? Yung kumbaga yung kanyang ano ay back to back, mahirap ang back to back eh, no? And then isa pang reyna ang nakikipag-compete ngayon sa Bolivia, kung saan naman talaga ay nako, excited ang lahat kasi syempre iba din ang galing ng pambato natin na si Michelle Arceo, kung saan naman lumalaban sa reyna Hispano-Americana 2024. Kaya lahat tayo ay talaga naman nakatutok ngayon sa ating dalawang reyna. Ang tanong, may uwi kaya nila ang corona sa Pilipinas? So yon. Kay Pearl Hong, medyo talagang malaki yung pressure de, kasi medyo mahirap yung competition para sa kanya na ginaganap ba sa Cambodia, dahil syempre back to back nga ang kinukuha niya dito. So hindi biro yung back to back ha. Kumbaga parang isa yan sa mga talagang matinding laban kapag gusto mo makuha ang back-to-back mula sa international pageant. Kung ganda at galing ang pag-uusapan, talaga namang meron itong pambato natin dito. So wala naman duda sa talino, sa preparasyon na ginawa niya para dito sa Miss Global International. But ang tanong, paano niya makukuha ang corona pauwi sa Pilipinas uli? Lalo na syempre yung dating pambato na inilaban natin ay nanalo dyan. Ito nga si ano, Charmaine Tormes, di ba? So medyo as a shame Tormes. So medyo talaga yung ipinakitang galing noon ni Shame Tormes ay kakaiba, sobrang panalo. So ang nakikita ko kasi kapag lumalaban ka sa international pageant, dapat talaga, lalo na yung mga ganitong minor pageant ha, ang makita nila sa iyo dyan, hindi lang yung galing, dapat makitaan ka nila ng extra beauty, yung tinatawag na dapat may appeal ka sa corona, yung alam mo yon. Ang styling talaga ang dapat mong tutukan dyan, kasi syempre dapat magmukha kang Latinas eh. Yung tipong parang ang ino-offer mo Latina beauty na from the Philippines ka, pero grabe, kaya mong pantayan yung mga Latinas pagdating sa competition. So dapat ganun yung eksena mo, kasi aminin naman natin, kaya nga ngayon taon na to, di ba, bumalik ang mga corona sa mga Latinas kasi they are looking na something talagang yung beauty pack na pack. So napaka-importante ng isang beauty talaga sa isang beauty pageant, lalo na dapat yung appeal mo talaga as a beauty queen dapat nando doon. So hindi dapat lang na magaling ka sa pasarela, hindi lang dapat na yung maayos yung mga galawan mo, yung styling mo, dapat talaga meron kang tinatawag na appeal, yung appeal na tipong pag tinignan ka nila, lalo silang napapa-amaze sa'yo at hindi silang makatanggi sa'yo dahil natutuwa sila o napipighani sila sa beauty na meron ka. So yan yung dapat talaga na baon ng mga candidates na lumalaban sa international pageant. So ngayon, kasi ang Pilipinas kasi is a powerhouse eh, kaya parang ang dating sa atin talaga yung true Filipina beauty yung ino-offer natin. Pero nauuwi tayo sa pagiging first runner-up dahil siguro nakukulangan yung mga organization sa styling din.
kasi syempre kung may makikita silang much better, talaga doon sila nakatuto. So kaya nga dapat ang baon talaga ng kandidata, bukod doon sa pagiging powerhouse at bukod doon sa matalino ang kandidata, eh dapat talaga yung appeal niya nando doon. Actually, nananalo naman tayo ng mga back-to-back, eh. Katulad na lang halimbawa sa Miss Earth, naalala ko noon, nanalo tayo ng back-to-back kasi yung pambato natin, nando doon yung bukod doon sa Smarte, meron talaga siyang tinatawag na X-Factor, meron siyang tinatawag na, yung alam mo yun, yung appeal niya sobrang panalo, di ba? So, doon talaga, madali yung back-to-back. But, nakikita ko naman dito kay Per Hong, to be honest, ano siya, matalino, matangkad, tapos yung beauty niya, ayun lang, medyo parang, medyo natatakot lang ako kasi Chinese beauty. Naniniwala ako si Per Hong makakarating ito sa top 5, pero hindi ko alam kung paano niya makukonvince yung organization laban doon sa mga kandidata niya na nagpapakitang gilas din dito. Kasi sa totoo lang dito sa The Global, The Miss Global, at dami talagang mga kandidata din na umeeksena, eh. Pero isa si Philippines sa masasabi kong malakas ang laban dito sa competition na to. At naniniwala ako na kaya niya talagang pumantay sa lahat ng mga kalaban niya. So, kailangan lang talaga meron siyang baon na extra miles. Yung alam mo yon, yung hindi lang yung makuda, hindi lang yung smart, eh, dapat meron talaga siyang yung tinatawag na appeal na hindi nakakasawang tignan. Yung parang tipong hindi basta-basta ordinaryo na beauty. So, yon. Kung meron siya noon, back-to-back tayo dyan for sure. So, yon. So, tingnan natin, sa January 21 ang kanilang coronation night, at syempre, supportahan natin ang ating pambato dito sa The Miss Global International, at saka syempre tingnan natin kung ipanalangin natin na makuha niya yung back-to-back, at tingnan natin kung ano pa yung mga pasabog na gagawin niya. Actually, paandar naman si girl. Actually, nakita ko sa social media talagang palaban, eh. Palaban din si Philippines, yung tipong quiet lang. But hindi ko lang alam yung organization kung willing ba sila ibigay yung back-to-back mula dito sa Miss Global International. So yun yung abangan natin kung back-to-back ang pag-uusapan, tapos yung kandidata, yung caliber ng kandidata natin, kaya naman, kaya lang nasa organization na yan at saka sa magiging judges kung mabibighani sila sa beauty na ino-offer nga ni Per Hong dito sa competition ng Miss Global International. So, supportahan natin yan. And then sa Reyna Hispano-Americana naman, umalis na nga si Michelle Arceo patungo sa competition, at ayon sa Bolivia nga gagawin yung kanilang pageant sa Santa Cruz, Bolivia, kung saan doon naman ginagawa yung Reyna Hispano-Americana every year. So ngayon, isa dyan sa mga contender ay si Miss Indonesia, kasi tinututukan nila si Miss Indonesia kasi syempre bagong kandidata to, eh. Kumbaga parang nakakagulat, di ba, may Indonesia na nakikipagsapalaran ngayon. So ngayon, malakas ba yung laban ni Michelle Arceo? Actually, si Michelle Arceo kasi kapag nagko-compete to, she's always prepared. Yung sarili niya talaga, hinahanda niya lagi para sa isang competition. Nakita naman natin kung paano siya nag-prepare, yung mga materials na gagamitin niya. And I think malakas yung laban niya. Kaya lang ang tanong ko, siya kaya makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to? Depende yon. Actually, kung beauty ang pag-uusapan, may beauty si Michelle Arceo, eh. Ang napansin ko lang sa kanya, matalino si Michelle Arceo, makuda, tapos talagang well-prepared siya, pinaghahandaan niya lahat ng eksena na gusto niyang ipakita dito sa competition na to. And then yung kanyang pasarela, talagang may pasample pa si ate na talagang pumapalo. Kumbaga, kung pagbabasihan natin yung performance na nakikita natin ngayon pa lang, parang masasabi mo, she's the strongest, and then masasabi mo na, uy, malakas si Philippines. Kaya lang ang tanong ko, sapat ba yung lakas na ipapakita niya? So ako kasi, siguro kasi Latina area to, so dapat mag-alang Latina talaga siya. Yung katulad ng ginawa ni Wingwin Marquez, na talagang pinantayan niya talaga yung beauty ng mga Latinas. Pinag-aralan niya yung styling, yung mga tipong gagamitin niya talaga kailangan sumabay at kumabog doon sa mga Latinas. So kung papansin mo si Miss Indonesia, talagang binago siya yung kanyang makeup, yung kanyang hairstyle, yung kanyang
talagang mga tinginan. At syempre nagpadagdag pa si lola mo talaga ng boobs na bongga, pinagawa pa yung ilong. So ganun nila piniprepared yung kandidata nila. And then I think talagang lumalatina ang lola mo. So depende na lang yan kung ang performance niya ay pang Latina talaga, yung pang kabog sa mga Latina. So yun yung aabangan natin dito sa Indonesia candidates nila. Kasi kahapon nakita ko eh, umalis na rin siya patungo dun nga sa Bolivia. Nakita mo talaga sa airport pa lang, pak na yung lola mo. Talaga yung itsura niya parang ala Barbie talaga, na parang pag nakita siya ng mga Latina, mamamangha sa kanya kasi from Asia look, tapos biglang pak, Latina looks beauty, di ba? So kung papansinin mo, ang lakas nun laban ng bakla. Hindi ko lang alam kung makuda ba to or magaling ba yung mga kabugan, kasi syempre mga Latinas to. Kasi sa Reina Hispano-Americana talaga, dapat may styling ka rin, yung signature talaga na matatatak sa'yo eh. Dapat meron kang kakaiba na galawan. At the same time, nakikita nila na very sexy ka talaga at very, performance level. So, alam naman yun ni Michelle Arceo, kasi diba sinabi niya nga sa interview niya, mga Latinas is spicy. Kaya magiging spicy din daw siya sa competition. So, yun lang. So, dapat talaga ang galawan niya, Latina move talaga. Yung tipong ready siya. Kasi ang nagiging problema natin ngayon, tingin ko sa beauty pageant, nagkakaroon na kasi tayo sa pagiging powerhouse natin, kumbaga parang naniniwala tayo yung kandidata natin are strongest na para sa competition. Pero kasi minsan nakakalimutan natin saan ba yung pageant. Dapat kung ang pageant nasa Latin area ka, doon dapat maging Latina looks ka talaga. Na alam mo yun, na parang sasabay ka talaga sa beauty ng iba at kaya mong talagang pantayan yung beauty ng iba. So yun ang importante. Si Michelle Arceo naman, kapag tinignan mo naman siya, maganda naman siya eh. Kaya lang nga, dapat yung atake niya talaga, Latina looks talaga. Yung makeup, yung styling, yung hairstyle, talagang kailangan talaga lumalatina level siya. So kung magagawa niya yon, ay nako, promise, kaya natin manalo. Kasi kung beauty plus brain, ay nako, 100% na tayo dyan. So yung body, sexy naman ngayon si Michelle Arceo, parang feeling ko kakabog, plus performance, winner. Pero kung may kulang siya doon sa isang mga sa mga nabanggit ko, I think magra-runners up po dito. So yon. So katulad na lang ng ginawa ni Emmanuel Vera. So talagang yes, nagpagawa siya ng mukha, di ba? Botox kong botox. Pero talagang yung looks niya talaga ala Latinas. Tignan mo, nag third runner up si bakla. Dapat ganun. Dapat prepared talaga siya. And then sana meron siyang talagang i-offer na signature look or signature performance dito sa Reina Hispano-Americana. Kasi kapag nagawa niya yon, siguradong pasok siya sa banga. So yun. So abangan natin. Ako medyo titignan ko rin to kasi Indonesia, kasi talagang playful eh. Si Ivan kasi, yung may hawak sa kanya, talagang pinag-aralan kung paano yung galawan ng mga Latinas dito. Kaya yun yung nakita ko sa kanya ngayon. But syempre, excited ako kung ano yung ipapakita ni Michelle Arceo dito sa competition ng Reina Hispano-Americana. At sana may uwi nila ang corona dito mula sa international pageant, mula sa Miss Global at saka sa Reina Hispano-Americana. Syempre, wag natin kalimutan suportahan sila ng bonggam-bongga, di ba? So yon. So kung ano yung pangangailangan nilang support from the Philippines, suportahan natin sila, mag-cheer tayo, and then of course tutukan natin yung pageant nila. Yun ang importante, di ba? So yon. So guys, syempre good luck sa atin. Sana may uwi nila ang corona mula sa international pageant na nilalabanan nila. At sana magandang pampabuenas to sa atin, para sa ating bansa, di ba? So yon, kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat.
sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. So mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. We'll be right back.